This is for kids. Ayan, pag gusto nyo ng beachfront, ayan po yun. Okay, na pwede rin nilang pag-swimmingan. Among yes. The selection ng swimming pool. Mm-hmm, that's correct. Or pwede rin silang pumunta rito sa beach? Apo, pwede po ma'am. Okay. Nice. Ika-carb ko yan dyan sa... O, tas eto, for example, eto, magkano to dito? 150 po. 150 lang. Ayun. Pero pag... Napaka-romantic ng dining area nila kasi with music na, tapos open air pa. Tinry naman natin mag-check-in sa hotel para may idea rin kayo kung ano yung i-expect nyo, di ba, pag sa hotel naman kayo naka-check-in. And magkaroon din kayo ng idea sa rate. At kung gusto nyo raw talaga ng perfect view ng Mayon Volcano, welcome to Bicol, mga ka-best finds! Iikuti natin ng konti ang Bicol for 3 days. At syempre, bibigyan namin kayo ng idea kung ano-anong tourist spots ang pwede nyong puntahan dito. At idea rin kung magkano ang possible nyong gastusin pag kayo ay nagbakasyon dito sa Bicol. So nag-decide kami na mag-travel by land papunta dito sa Bicol. More than 12 hours yung inabot namin. At napaka-challenging nung daan nung umabot na kami sa Quezon. Kasi ang dami talagang rough roads. At dahil SUV yung aming dala, nakadalawang full tank kami na ₱3,000. Pero sulit na sulit naman nung masalyapan namin ang Mayon Volcano. For the first destination, nandito tayo sa Daraga. Nandito tayo sa famous na Kagsawa Ruins. Ang entrance fee nga pala rito para mapuntahan nyo itong Kagsawa Ruins ay 20 pesos lang per person. Tapos pag may mga kasama kayong mga bata, wala na silang bayad. So around the area, marami na rin kayo makitang mga souvenir shops at meron din kayo makitang mga kainan dito. At pagpasok pa lang dito, papuntang Kagsawa, marami na rin nag-aalok ng mga ATV rides. Etong Kagsawa Ruins pala ay naging popular na landmark dito sa Albay. Dahil nga ito yung makasaysayang pinakamalakas daw na pagputok ng Mayon Volcano noong Pebrero ng 1814 kung saan more than 1,200 na tao ang namatay. Etong nakikita nyo, eto na yung simboryo ng Kagsawa Church na natira na lang ha mula dun sa pagsabog ng Mayon Volcano. Ang sarap pala talagang makita nitong Kagsawa Ruins sa personal kasi iba yung history na naaalala mo. Although malungkot, syempre isa na ito ngayon sa mga tourist attraction na pinagmamalaki ng Albay. Tapos yung lalakaran nga pala dito, tingnan nyo oh, volcanic ashes daw yan. At dito rin sa gilid, makikita nyo na mayroong mga volcanic rocks. Ayan, at pwedeng-pwede kayong magpa-picture dito sa buong area na to. So dito nga malapit sa Kagsawa Ruins, marami na kayong makitang bilihan ng pasalubong. Tapos marami rin silang mga binibentang mga abaka rito na bag, no? Yes, oh, for example, etong mga abaka bags na to, 200 pesos nilang sa kanila mabibili. Tapos yung mga magnets naman dito, paggawa raw sa volcanic rock, 100 pesos each nyo siya mabibili. Ayun, no, napakagaganda naman. Tapos sa maliliit naman, 35 pesos. Meron din silang syempreng mga t-shirt na hand-painted. Ayan, katulad nitong bibilhin natin. Eto te ay, magkano nga? 230 pesos. Yung mga t-shirts, 250. Ayan. Pero hand-painted na raw to. So kahit laban? Okay lang yan lang. Oo, ayan. Tapos yung mga picture frames nila, nagawa rin sa? Volcanic rocks. Sa volcanic rocks. Ayan, napakaganda rin ang designs. At eto naman ay 450 pesos nyo mabibili dito. Okay, magkano sa pili nuts? 250 po. 250 pesos. May brand ba? Di ba minsan may brand na mas masarap? So, anong brand yung mas masarap? Wala halos naman. Lahat naman, ma'am. Bili-bili sa akin. Masarap mo. Ah, okay. So, eto, sa pinakamalaking bote raw, 250 pesos. So, ikot-ikot lang din, pero mostly pare-pareho kayo ng tinitinda yes, yun, no? Yes, lang po, ma'am. Siyempre, mga ka-best finds, hindi natin palalagpasin. Natikman ang Silly Ice Cream na famous din dito sa Bicol. Merong limang levels yung anghang ng kanilang mga Silly Ice Cream, ha? From 1 to 5. At yung 5, siyempre, ang pinakamaanghang. Tapos, iba't iba rin yung flavors nito. Merong melon, ube, chocolate, buko pandan, at kung ano-ano pa. Actually, sa una, hindi mo mararamdaman yung anghang ng kanilang Silly Ice Cream. Pero pag tinikman mo na, nasa huli yung anghang niya. Para bang nasa huli yung pagsisisi.
And just few minutes away naman, mga 10 minutes away siguro, dun sa Kagsawa Ruins, mga ka-best finds, pwede nyo namang bisitahin itong Daraga Church. Ayan, isa rin to sa pinakamatatandang church dito sa Bicol na na-build pa raw noong 17th century. And according to history, ito raw simbahan na to ang pinaglikasan ng mga tao dun sa Kagsawa nung pumutok ang Bulkang Mayon. At kung papansinin natin yung architecture nitong pinakasimbahan ng Daraga, ito yung Baroque style na tinatawag. Gawa siya sa volcanic rocks at yun yung dahilan ng itim na color niya at yung white naman daw ay dahil sa lime. Lagyan siya ng lime para lalong tumibay at hindi mag-deteriorate yung facade ng pinaka-church. At ngayon naman, pupuntahan naman natin yung isa pa rin sa mga dinadayo ng mga turista dito sa Albay, yung Kitwinan Hills. Ang maganda rito, magkakatabi lang yung mga tourist attractions nila. At habang nag-iikot kami dito sa Bicol, damang-dama mo pa yung provincia feel. Kasi parang ang dami pa nilang puno, hindi katulad dun sa ibang probinsya na very industrialized na. At eto na yung Kitwinan Hills. Ayan, sa bandang kaliwa natin, makikita niya yung entrance nila. Kung titingnan mo nga, parang resort. Pero dito raw, ang dami mong activities na pwedeng gawin kasama ang iyong pamilya o ang iyong barkada. Gusto niyo raw talaga ng perfect view ng Mayon Volcano, dito sa Kamalig, Albay, 9.6 kilometers away from the Mayon, matatagpuan niyo ang Kitwinan Hills. At sa itaas ng hills na to, eto naman ang Kitwinan Ranch. Ayan, dito talaga kayo makakapagpa-picture perfect with Mayon Volcano. Ang entrance fee nga pala rito ay 30 pesos per person plus environmental fee na 20 pesos. Pero yung mga bata, 4 years old and below, wala silang bayad. Pwede nyo nga palang magamit yung kanilang mga picnic tables dito for free at pwede rin pala kayo mag-overnight dito at mag-rent ng kanilang mga tents. Meron din ditong ATV riding for 200 pesos na dalawang ikot na dito sa rancho at meron ding mga horseback riding na 100 pesos naman per person for 15 minutes. Meron din palang malawak na playground dito kung saan naman pwedeng mag-enjoy yung mga kids habang ine-enjoy nyo naman yung masarap na simoy ng hangin dito sa taas ng Kitwinan Hills. At dahil nga maganda itong farm plate naman during nighttime, ito yung nilas natin sa itinerary natin ngayon. Kanina hindi pa kami makapaniwala dun sa daan kasi nga parang puro zigzag roads. Pero at the end of the road pala, ayan, ang happiest place nga daw in Bicol, itong farm plate. So pwede raw kayo ditong mag-dine, mag-pray, mag-relax, makinig ng music. At open to from Monday to Thursday ng 7 a.m. until 9 p.m. at pag weekends naman from 7 a.m. until 10 p.m. Halika, pasukin natin ang farm plate at ipapakita namin sa inyo ka-best wise gaano pa kaganda ang loob nito. Kaya di naman pala sinabi nila na talagang tourist attraction to during nighttime kasi punong-punong talaga ng ilaw yung buong place ng farm plate. Kung may mga kasama kayong elderly o kaya yung mga batang nasa stroller, medyo challenging ang pag-ikot-ikot dito sa farm plate kasi kailangan yung umakyat baba ng mga hagdan. Dito sa bandang itaas nitong farm plate, ayan, dito nyo matatagpuan yung iba't ibang kainan. At napaka-romantic ng dining area nila kasi with music na, tapos open air pa. Thank you.
And for our stay naman dito sa Bicol, dito tayo sa Hotel Areca, Legazpi City, nagpa-book. Ito naman yung kanilang mga rates. So for standard room, 2,625 pesos lang sila. 25% off sila until further notice. So iba't ibang sizes ng accommodations ang meron itong Hotel Areca. Ganito yung itsura ng deluxe room nila. Isang queen size bed saka isang double. So halos kumpleto na yung room kasi merong television, may air condition, may phone din. At meron sila ritong wifi ah. At pag check-in nyo, ibibigay na rin sa inyo yung password ng wifi nila. So dito naman sa corner, ayan, may working table. Tapos meron na rin sila nakahanda rito mga coffee and tea. O diba, nakakatawa naman pag galing kayo sa biyahe. Meron ding heater. Tapos may mini ref na rin. And, uy, may slippers. May slippers and, ayan. Oh, nice ha. Provided na rin pala yung mga bathrobe. And meron ding safe dito for your valuables. Kaya to. Let's see. Oh, nice. So, meron silang blower. Yan, very important. Iba lalo na kung maaga yung appointment. Ano naman yung itsura ng kanilang toilet and bath? Okay, so, kompleto na rin. Meron na rin allotted na towels for you. Yan, tissue paper. Wala na rin kayo magiging problema. Oh, nice yung shower nila. And meron na rin mga toiletries dito. Ayan, oh. Ayan, meron na silang vanity kit, may shower cup, may soap, shampoo, conditioner, at meron na ring lotion, so no need nang magdala. So for our trip naman this time mga ka-best finds dito sa Bicol, tinry naman nating mag-check-in sa hotel para may idea rin kayo kung ano yung i-expect nyo, di ba, pag sa hotel naman kayo naka-check-in. And magkaroon din kayo ng idea sa rate. Ayan. Ang maganda rito sa Areca Hotel, kaya namin ito napili kasi malapit siya sa lahat. Actually, nasa sentro siya ng Legazpi, tapos pag paglabas nyo, ang dami rin mga business establishments na. At malapit siya syempre sa Mayon Volcano, sa Cagsawa Ruins. Ayan, madaling-madali lang magbiyahe papunta doon. May free breakfast na rin palang kasama itong pag-i-stay natin dito sa Hotel Areca. And their breakfast starts at 6 a.m. hanggang 10 a.m. Marami silang mga Filipino cuisine na in-offer dito, cereals, bread, and fruits. Isa rin sa dinarayo talagang kainan dito sa Legazpi City, etong Let's Pinangat. Ayan, lalo na pag lunch tayo, makikita niyo raw ito na punong-puno ng tao at karamihan, mga lolo't lola talaga. Ibig sabihin, mga panatiko na talagang kumain dito sa Let's Pinangat. So, syempre, itatry natin yung kanilang classic na Bicol Express at yung sikat nga nilang pagkain dito, yung Pinangat. So, yung Pinangat actually, para rin siyang lain, pero pag nakita niya siya, parang nakabungkus siya na nilutong gabi. At open nga pala itong Let's Pinangat ng 7:30 ng umaga hanggang 8 ng gabi, Monday to Sunday. Yung Bicol Express nila dito, idea lang sa presyo, mabibili niya siya ng 150 pesos. Tapos yung Pinangat nga nila, 60 pesos naman. Isa sa mga paborito ko talagang ulam, ang Bicol Express. At masasabi kong itong luto nila dito sa Let's Pinangat, ang isa sa pinakamasarap na natikman ko. Kasi yung parang may anghang siya, pero mas lasa mo yung linamnam ng gata. No wonder na laging puno itong Let's Pinangat, lalo na pag lunchtime. At ngayon naman, 1.5 hours from Legazpi, ay dadayuin naman natin yung pinakamalaking gawaan ng ceramics dito sa Bicol, ang Tiwi Albay. Bilang pagsuporta sa ating mga local manufacturers, huwag nyo rin kalimutang isama sa inyong mga itinerary pag pumunta kayo sa Bicol ang pagsilip sa masiglang industriya ng ceramic making dito sa Tiwi. At syempre, hindi makakompleto ang ating pagbisita dito sa Bicol area kung hindi natin bibisitahin ang pinakamalaking gawaan ng ceramics dito sa Tiwi Albay. Ito ang Philippine Ceramics. Mga ka-best finds, papasok tayo at aalamin natin kung paano ba nila ginagawa itong magagandang mga ceramics nila, vases, mga decors, yung iba ha, nabibili natin online. At experience na rin natin yung paggawa ng pots. Dito, libre lang ang entrance, pwede raw kayong mag-sure taking sa loob kung saan mismo ginagawa yung kanilang mga artworks. At pwede na rin kayong bumili ng finished products. So kasama natin ngayon mga ka-best finds si Kuya Toy ng Philippine Ceramics at iikot na tayo ng konti para magkaroon tayo ng idea dito paano nga ba nila ginagawa yung mga produkto nila.
Kuya Toy, nakakita na ako, meron kayong mga lampshades dito. Ano pa yung mga products na napoproduce nyo gamit ng ceramics? Candle holder, saka ano po, marami pang ano pang landscape, saka mga banga na malalaki. Ah, oh, yung mga pang landscape. Opo. So, ito talaga yung main nagawaan dito sa Tiwi Albay. Opo, ma'am. Ito ang pinakamalaki. Yes, ma'am. Okay, tapos nakita ko itong mga putik dito. Putik ba ang tawag dyan, kuya? Ano po, ito yung lupa dito sa amin. Kahit po ukayin ng ano, buong building na to sa ilalim, pwede pong gawing ceramics. Ah, ganun. Opo. So, lupa pala ang ceramic. Sorry, ignorante pa ako dyan, kuya. Kasi okay. Ano po ito? Ito yung ano simula. Ito yung raw materials namin. Kaya ba ang Tiwi ang popular sa ceramics dahil dito lang makakita ng gantong lupa o hindi naman? Dito lang po sa, ano, sa amin yan. Kasi marami na pong pumunta dito. Kumukuha sila lang sample. Dito lang talaga ang malagkit na kulay dito. Ah, ganun. Okay. Kaya pala popular ang Tiwi Albay sa ceramics because of this soil, no? Tapos doon daw pinaprocess etong lupa na to. Diyan po sa ano, sa bilog na yan, ano, bull mill po ang tawag niyan. Okay. Pinapaikot po siya ng mga 2 hanggang 3 oras po. Talaga? Para durugin? Opo, para okay. Matunaw siya. Tapos papasok po doon sa strainer para maalis yung mga bato tsaka yung mga dumi-dumi. Okay. Tapos po, pag ano sa strainer, blunders naman po, yung imbaka namin ng yung pinaikot na lupa. Okay. Galing po sa blunders, dito na po sa filter press. Mm. Ito na yung sumasala ngayon, opo, oh. Yung final na filtering ng lupa. Yes po, ma'am. Okay. Ito na yung final outcome. Opo. Ayan, pagkatapos ng salain, magiging ganito na siya. Opo, ma'am. So para siyang malaking clay na. Opo. E ano muna namin yan dito sa ano sa bearing pag mill po. Oo. Papasok dito, hinahiwa lang siya. Dito siya lalabas. Ano, process clay na po siya. Yung ginagawa na namin dito. Ah, ang galing. Opo. Kahit ano po, parang chocolate na siya. Oo nga. Yes. Meron pong working area dyan sa baba. Yung po ang ano, meron po mga nagtatrabaho. Meron mga nagde-design talaga. Opo. Ang ganda. Nagda-dry tapos kikita niyo po dyan yung mga oven namin, malaking oven niya. Medyo matrabaho rin pala ang pagpaproseso nito. Bago po, para, bago po pala makapunta sa oven, ipakita ko muna yung anong paggawa ng ceramics. Clay namin. Yun na po ito yung process. Ito yung pinakita natin kanina. Okay. Naka, ano, minasa ko na siya. Okay. Yan, ganyan pala yung proseso, mga ka-best friends, ang paggawa nitong mga ceramics na figurines, no? Mga artworks. Ilan taon mo nang ginagawa ito, kuya? Ay, mga 20 years na po ako ma'am dito. 20 years na? Eh, parang 20 years old ka pa lang, ha? So, mabilis lang ba ang paggawa nitong mga pots? Opo, pag ano, pag medyo ano na, biyasa na po. Para kuya ano nyo? Opo. Sa malayo yung panagagaling, no? Opo, oo. Tapos ngayon pag summer, yung mga ano na, estudyante. Ah, pwedeng mag-field trip? Opo. Free lang yung entrance, no? Ano kasi, yung nursing na nag-experimental tourism na lang yung ano, nag-try sila, yun na lang ang sinisingil namin ito. Oo. So meron din kayong for wholesalers, ganun, opo. Pwede naman. Galing kuya, paano hindi bumabagsak yan? Maano kasi ma'am yung clay namin dito, yung malagkit po. Saka ang galing ha, yung maliit na yon ganyang kalaki na yung nagagawa. Opo no? Ma'am. Minsan ba mga special request? Opo ma'am, may mga ano rin sila, may dala silang sample. Ah, may dalang sample. Oo. Pwede pala yung ipapagaya nila. Opo, personalize po nila yun. Okay, pag ganun ba may extra charge? Opo. After na pagkagawa nito ma'am, i-dry muna namin siya, air dry, tapos okay. Mag-cleaning ulit para magkaroon siya ng design. So ilang oras niya siyang ini-air dry? Halos mga hanggang mga bukas po ma'am, pwede nang cleaningan siya ulit. Wow, ang galing. Solid na kagad, no? Opo. Napakahusay naman, oh, si Kuya Toy ay 20 years na raw na nagtatrabaho dito sa Philippine Ceramics. Tapos ito yung gagawin ko bukas pag gano'n. I-design natin yan. Nice. Ika-carve ko yan dyan sa halos magkasing ano lang. Oo, tapos ito, for example, ito magkano to dito? 150 po. 150 lang? Ayun. Pero pag madamihan, pag ano, binibigay ko lang yung mga 130, 120. Ganun, may discount pa. Opo.
Ito wow. po yung oven namin. Ano, yung mga pangmalakihan po siya. Yan, mga ganyan. Okay, ito yung oven para sa mga pasong malalaki ganyan, mga bangang malalaki. Tapos pag bulyong po yung ano, nag-order, dito na lang namin sinasalang para isahan na lang. O, yung mga maliliit naman. Para hindi na ini-air dry. Yes po. Kasi pag ano po, mag medyo tag-ulan yung panahon, nag-ano lang kami, pini-preheat na lang namin. Preheating na lang po. Oo. Tapos paano nangyayaring makintab na makintab yung ano? Pintura ba yun? Opo, pintura. Kinakapitan pala ng pintura? Opo, oo. Yung latex paint po. Even daw yung mga nagpapakasal, dito rin daw nag-order ng mga no, souvenirs, mga wedding souvenirs. So kuya, pag gusto nilang mag-order, for example, from Albay, nag-ship naman kayo nationwide? Opo, ma'am. Oh, okay. So hihingi natin yung contact details nyo. Sakaling, di ba, may gustong mag-order na taga-ibang lugar, taga-Visayas, taga-Manila lalo na, no? Yes po, ma'am. At pwedeng-pwede rin yung pala itong i-resell kasi sobrang mura lang ng kanilang mga decors, mga vase dito, mga ka-best finds. Itong sa Helena's Pottery and Craft, ayan, nakashare to sa ating description, mga ka-best finds, sakaling gusto nyo rin silang contactin. So ito yung sample ng kanilang wedding souvenir. At ito ay 45 pesos lang binibenta rito sa Tiwi Albay. Pwede silang mag-ship nationwide. Ito rin, gawa rin sa ceramics. Opo. Kung magkano nyo na ito bibilin sa Manila? Dito, 65 pesos. Saka 35 po. 35 pesos. Ayan, pwede lang may motif, may character. Yes po. Yung tatluhan, 650 po yun. 650 lang. Okay, kasi maliit po siya doon sa 807. Okay. Tapos meron ding mga lampshades. Ito po. Ayan. Ang ganda naman. Ito naman ay magkano? 650 rin po siya. 650. Ah, set din. Set candle din, holder. Din. Ito pang souvenir din sa wedding. Opo. Pag ganito, 45 din ba? Pag may pangalan po. Pero pag wala, plain lang, 3 for 100 po. Ganda o. Okay. Mga candle holders na ganyan. Ito naman mga deform na to. 875 din po ang isang ano niya. 875 ang set. Tatlong piraso na rin po. Kakaiba. Di ba pang paksiw to? Bakit yung iba kulay itim, tapos ito ganito? Di, ano na yun? Naluto, ano yun, ma'am? Ah, nalutuan na? Hindi nga, nalutuan na pag itim. Ha? Ay, ganyan, no? Masarap talaga, di ba, ang paksiw sa palayok. Sa ganito, magkano? 150. Okay. Tapos ayan o, very interesting yung mga deform, oh, yung mga artwork sa ganyan. Oh, ang cute, no? Parang nasira, tapos bibenta mo pa. Naku, di hamak talagang mas mura dito, no, kuya? Tapos kung halimbawa, may punta kayo dito na ano, ito po yung binabayaran dito sa amin. Ah, ito, yung 350, ito yung tawag nila na experience TV with ceramics, no? Okay. Yung pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Okay. Sabi nga kay Kuya, 350 raw yung gagawin nyo, sa inyo na. Eh kaso nga, kapangit yung nagawa nyo. Presyong 100. Ayan, pero tuturuan naman daw nila kayo. So ito yung pahibal nila ng selection. Ito yung sa aking ano dito sa labas. Yan, may mga pang-awards din. Yan po. Cute sa mga pageant na. Okay. At pwedeng-pwede nyo itong orderin sa kanila ha, at isi-ship na lang nila sa inyo. Kung ano, may mga rip magnet din po ito. Ganyan. 3 for 100 po siya. Ito, balon ano, kanyon. Coin jar po. Alcansya. Ah, alcansya siya. Opo. Ano, yung barya. Tapos pag ano, yung papel po. Yung tinutupil. Ah, ang cute. O, pang ipon challenge pala to, no? 850. Opo. Isan ito. Nice. O, ito. Bamboo and coco. Shell crafts. Ang ganda. 1,600. No? O, sobra. Pwedeng-pwede sa mga restaurants, di ba? Sa mga hotels. Dito ka pala makakakita ng mga kakaiba, no? Hindi pare-pare yung pang-design. Ito, 2,300 lang. April siguro, may meron na kami accommodation area dyan na para hindi na masyadong mahirapan yung mga bisita na mag-ano. Nakaka-ilalagay na po sa TV, naka-plus na yung simula hanggang sa pagtapos ng produkto namin. Meron kayong gano'n? Meron na po, i-launch na po siya madaling. Kasi si Mayor po ang nag-assist dito. Oo, ang galing. Kailangan naman talaga supportahan, di ba? Yung mga kasi local industry para, natin. Yung pupunta rito, pag ano, hindi lang
bibili ka lang ng ano. Parang malaman nila kung paano sinimulan hanggang paano nila mabibili yung isang product. Correct. So sa lahat ng gusto mag-order, mag-resell, bumili ng souvenirs, pang-display sa bahay or sa inyong mga establishments, ng mga ganito, mga ceramic pours, kontakin nyo lang sila Kuya Toy sa kanilang Facebook page, contact details, at pwede silang mag-ship nationwide. Sumasagot ka naman sa messenger. Okay. Yes, po. Okay, safe. Since gusto rin ng mga kids na makapag-swimming muna habang nandito kami sa Tiwi Albay, pinuntahan namin itong 24/7. Ito yung isa sa mga nire-recommend ng mga locals dito na maganda raw pag-swimmingan kasi may mga swimming pool na, tapos may beach din kung gusto nyo doon, and meron din sila palang accommodation dito. So kasama natin ngayon si Sir Ash, siya yung hotel manager dito, at isasama niya tayo, itutour niya tayo ng konti sa loob para in case na pupunta kayo dito sa Tiwi Albay, makita nyo to at mapadaan kayo dito sa 24/7. Welcome po mga ka-best finds, and of course welcome po dito sa 24/7 dito sa Tiwi Albay. Okay. Very popular tong 24/7, sir, kasi kami nagtatanong kami kanina, "Uy, saan po ba pwedeng mag-swimming?" Laging ito yung nare-recommend. Yes, ma'am, kasi to be honest with you, ito po ay napakaganda dito sa 24/7 kasi nga po ang water po dito ay overflow galing mismo sa bundok na nakikita nyo sa labas. Oh, okay. Yes. Mm-hmm. So, itong mga water flow dito, fresh water, yes, din? Yes, fresh water po yan, ma'am. Oh, nice. No chlorine at all. So, meaning to say, overflow lang po yung tubig natin. Wow, kasi naranasan na namin yung fresh water sa isang eco park, swimming area din siya. Hindi masakit sa mata, hindi makati sa balat. Yes, ma'am. Tapos pwede silang mag-swimming dito kahit hindi sila mag-check-in. Definitely, yes. Okay. Entrance po lang natin dito, ma'am, is 150 pesos. Okay. Even po at night, 150 rin po yung price. Pasok nyo kaagad, andito na po yung ating dalawang malaking swimming pools. Oo, ayan, so we have 8 pools here in 24/7. As a matter of fact, lumawa pa ang 24/7 talaga ng mga for kids naman para mag-enjoy yung mga bata wherein they are very being safe kasi iba-iba po yung mga... Yung mga lalim. Yes, totoo, yung mga lalim niya. Oo, na kahit nga 4 years old daw, pwede dun sa malawak eh, no? Yes, malawak, ma'am. Malawak na side lang ng swimming pool. Definitely. Okay. And of course, this is going to be an all-in-one, ma'am, kasi pagpasok ng dyan pool, and this is going to be the dining area wherein yung mga dumadayo po dito sa may simbahan natin ng Our Lady of Salvation. So if they really wanted to eat, they can definitely eat here in 24/7 as well. Okay, pwedeng kakain lang, hindi naman magsusunod. Yes, pwedeng po. Pero may entrance ba pagkakain? Wala lang po, ma'am. Ah, wala. Opo. Kung ano mag-denaya ka, kumain. Wala pa naman so far na nangyayaring ganun. Okay, may wifi ba dito? Of course, we have a wifi here in 24/7, ma'am. Okay. Easy wifi for everyone wherein they can just insert a coin. Oo. And then they can access a wifi. Ano wifi pag province? Pag province kasi, ma'am, depende kasi. So, medyo bundok na kasi dito. So, basically, ang signal dito ay medyo mahirap. But of course, 24/7 provided the new internet provider, which is the Starlink. So, we have a Starlink already here in 24/7. Nice. So, ito yung kanilang malawak na swimming pool at meron daw silang 8 pools na available. Yes po, ma'am. We have the pet house wherein they can leave their pets here. Oh, so, pwede rin maligo yung mga aso. Ay, hindi naman nahalo yung tubig niya sa tao. Hindi naman po. Ayan. Pwede so, maligo yung mga pet. Yes, yung mga pet. Okay. And this is for kids. Ayan, pag gusto nyo ng beachfront, ayan po yun. Okay, na pwede rin nilang pag-swimmingan. Among yes. The selection ng swimming pool. Mm-hmm, that's correct. Or pwede rin silang pumunta rito sa beach. Apo, pwede po, ma'am. Okay, so sulit na sulit pala mga ka-best friends yung inyong 150 na entrance. Yes, definitely. Dito sa 24/7. Kaya naman pala sikat to dito sa Tiwi Albay. Totoo. And of course, an additional lang po sa 24/7, that area po na ginagawa, that's gonna be an upcoming KTV bar. And we also have the Gen Z bar already, that area po. Yung pinakadulo. Wow. Kasi kunyaring mag-i-stay naman dito, can you give us an idea of the rate? For couple room, ma'am, we have 2,000. Mm-hmm. Overnight po yun. With free breakfast na po yun. Oh, that's air-conditioned room. Yeah, fully air-conditioned po. And at the same time, may free breakfast na po siya. Okay, bathroom but essentials kasama na rin. Everything is already included. Oh. Ma'am. So, family naman. Family room, ma'am, just have to add 500 to 5. Okay. Yan na yun, ma'am. Galing pa sa ibang bansa yan. Ah, ito. Yes. Okay. Itong mga duya na to, pwede nilang gamitin. Pwede nilang gamitin, no, ma'am. No charge. No charge at all. Kasi yung table daw nila rito, 120 pesos yes, lang. Yes, 120 pesos lang.
Ito rin, pambata rin. Fresh na fresh ang water natin dyan, madam. Oo nga, ang ganda. Kaso, pag umuulan-ulan na ganyan, napakasarap mag-swimming. Totoo. Complete rin po yung ating amenities dito, ma'am. So, ito po yung mga shower room. Ayan. So, malilinis naman ang shower room. Of course naman, ma'am. Ayan, malilinis ang kanilang shower room. Ayan, malinis. Nice. Everyday nililinis yan. Okay, properly maintained. Kasi magaling yung manager nila rito. Ay, thank you very much. No, bagit sa'yo. Ang 24/7, no, sir? Because we are open, madam, 24/7. 24/7 nga raw sila open. This is going to be the private pool or like, for example, a family na gusto lang magkaroon ng private. So, meron rin po kami. Ah, tapos yung accommodation nila, nasaan? Ayan pong taas. Ah, nakalagay honeymoon. Okay, yes. Okay, with pool, hotel. Okay. So, magkano naman pag ito inarkilan nila? Ato, madam, normally, nag-range lang siya ng 3,000 to 3,500 lang po. Hmm. Yes, but this is going to be an exclusive for family. Na walang makakapasok. Yes. Okay, tapos and of course, our parking, ayan po yung parking natin, ma'am. As you can see, this is going to be a CCTV camera already, security. So, parking lot for everyone. And that area, yung packet na po yan, yan po yung Z-bar or the Gen Z-bar. Family, ma'am, this is going to be a family room wherein the couple, dito po sila, and the kids, dyan po sila. Oh, malaki na, ha? Mm-hmm. Oh, ayan. Ito yung kanilang family room. At ito ay 2,500. Tama ba? Yes po. At ang nabuksan natin ay papalitan pa lang kasi kami kakagaling pa lang. May kakagaling pa rin kaka-check out lang. This one, ang kinagandahan nito, this is going to be a backpackers. Meaning to say, if you are a group of 10 to 14, ang ganda ha. So, pwede kayo dito. Ayan o, ang laki nito. Mm-mm. 10 to 14 packs. At magkano pa ganito, sir? 750 per head po. 750, may own toilet na to? Yes po. Pag ba sila nag-check-in dito, may access na sila to the swimming pool? Of course. Pagbaba niyo, ma'am, swimming pool na yan. Room na to, this is going to be good for 6. Okay. Ayan, this is only 4,000. 4,000 naman, anay. Good for 6 na. Oo, 4,000 to 6,000 nag-range ng ganyan yung depende. Okay. And again, fully air-conditioned, own toilet, may access na rin sa pool area. Yes. Pool na siya, ma'am. Ito na. Ito na. Diba? Oo nga naman. Alam nyo na ngayon kung bakit nire-recommend ng marami sa atin itong 24/7, no? Yes, kasi nga naman, ang ganda pala ng accommodation, ang ganda ng kanilang swimming pool. Yes po. Okay, at ang bait pa ng manager. Ay, thank you very much po. Ayan. So yes sir, invite mo sila sa mga madadayo dito sa Bicol. I-visit din nila ang 24/7. Yes, maraming salamat sa pag-feature ng 24/7. And mga ka-best find, sa lahat po ng gustong mag-book, open po kami 24 hours. Pwede nyo pong puntahan ang aming page, 24/7 Balikbayan Fun Resort. 150 pesos lang po yan. All amenities, you can use that. Easy access po sa lahat. And of course, secure na secure po kayo dito. So, pwede rin po kayo mag-message sa aking account, Ash Avila po. Ayan. Oh, at si Sir Ash nga pala, nag-hosting siya ng mga events. Yes, apo. Okay. So, sa lahat naman po ng mga may events, like wedding, event, host po ako, event coordinator, wedding coordinator po. Pwede rin kayo mag-message sa aking Facebook account, Ash Avila po. Nagki-kids party ka, hindi? Of course, madam. Oh, okay, so all around siya. All around. Sa pagiging magaling na manager ng 24/7. Thank you very much for that. Okay. See you on 24/7 po. Okay. Ayan. Try naman natin ngayon mga ka-best finds yung isa sa mga sikat na casual dining restaurant dito sa Bicol. Ito yung Biggs Diner. So, very popular itong Biggs Diner kasi dito talaga ito nag-originate from Naga City daw. And right now, they have 21 branches na kasama yung mga franchise. At ang kanilang mga specialty includes yung baby back ribs, yung kanilang chicken, at yung rock and roll icy daw, isa rin sa mga specialty nila. Very tender siya. Naman si Miss Jen, mga ka-best finds, isa siya sa mababait na staff nitong Biggs. Anong oras kayo open dito sa Legazpi itong Biggs? 8 a.m. ma'am to 11 p.m.
8 a.m. to 11 p.m. So itong Big Spa, sa lahat ng city ng Bicol region, meron siya? Opo, ma'am, meron po. Bakit nga ba sikat ang Big sa Bicol? Kasi ma'am, masarap yung mga pagkain. Worth it po lahat ng pagkain. Worth it naman talaga and very affordable. Yes. Best Finds, maraming salamat ulit sa panood ng video natin ngayon. I hope na meron kaming na-share ng mga information sakaling gugustuhin nyo rin at nagbabalak din kayo na magbakasyon dito sa Bicol. So please don't forget to like the video, i-share nyo na rin po, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga vlogs tayo katulad nito. And we'll see you again next vlog, mga ka-Best Finds. God bless!